Literal na malapit sa sikmura ang apela sa magiging susunod na pangulo ng nakilala naming botanteng isang kahi isang tuka. At ngayong gabi, ikukumpara natin ang plano kontra kahirapan ng mga presidential candidate na una pa lang sa special series na ito ng Saksi. Araw-araw ganito ang buhay ng mag-asawang Bustillo. Wandi-wandi naman talaga. Tinatapat lang po namin yan minsan po ma'am, mga past 12 ganon para diretso na hindi man kami maghaponan. Pero lalong doble kahit sila na aming abutan. Ito ha, inipong ko sa kalakal para sa anak ko situation niya na makahanda kami kahit konti lang. Magpapasalamat nga kahit paano, nagtapos din yung anak ko. Hindi raw sila nawawala ng pag-asang makaahon. Pag-asang dala nila hanggang sa wala nilang palyang pagboto. Kung sino man sila, yung uupo itong halalan ngayon na tatayo bilang ama ng tahanan o gobyerno, presidente, ganun po, eh sana naman po, eh, ayusin naman po sana na walang magugoto. Pero hindi po naman ako naghahangad ng karangian. Ang importante lang po malagyan ng laman yung sikmura namin tatlong beses sa loob po ng isang araw. Isa sa mga ipinagkakapareho ng tugon ng mga presidential candidate ang pagpapatuloy at pagpapalawig pangaraw ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Para kay Senator Grace po, susi sa kahirapan ng basic education na may feeding program para mas matuto ang mga estudyante. Kay Senadora Miriam Defensor Santiago naman, susi rin ang kalusugan para makapagtrabaho na maayos ang mga Pilipino. Laman din ang mga yan ang Daang Matuwid platform na ipagpapatuloy raw ni Mar Rojas. Napag-uusapan din lang ang trabaho, dagdag sahod ang isinusulong ni Santiago. Isinusulong din niya ni Poe, depende raw sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Para mataas ang take-home pay, pabor sina Poe at Santiago na bawasan ang personal income tax. Habang si Vice President Jejomar Binay tatanggalin ito para sa mga may 30,000 pesos pababa ang buwanang sweldo. Si Rojas naman, bukas na pag-aralan ng tax code. Gusto rin daw bawasan ni Napo at Defensor Santiago ang buwis ng mga kumpanya para raw mas marami ang magnegosyo at dumami palalo ang may trabaho. Para rin daw makainganyo ng mga negosyo ang paglaban ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa krimen at katiwalian. Para din dyan kung bakit gusto raw nila Binay at Poe na bawasan ang red tape. Makakatulong din daw sa mga negosyo ang imprastruktura na ipinangako ng lahat ng kandidato. Pero si Binay may dagdag pangako, ang paglaan ng 5% ng GDP sa imprastruktura. Para mapalago naman ang kita ng mga nasa agrikultura, isinusulong ni Duterte ang paglalagay ng mga food terminal. Halos pareho sa plano ni Poe na maglagay ng agro-industrial hubs. Si Duterte plano rin ang pagbabahagi ng ancestral land sa mga katutubo para mas maging produktibo ang kanilang lupa. Dagdag trabaho rin daw ang idudulot ng pinalakas na turismo na target ng lahat ng kandidato. Pero dagdag sa target ni Poe ang film tourism o paghikayat sa foreigners na dito mag-shoot sa Pilipinas. Sa pangkalahatan naman, may dagdag na plano si Santiago kontra kahirapan. Magtayo ng National Congressional Commission na magre-rekomenda ng mga panukalang kontra kahirapan. Habang si Rojas, itutuloy ang bottom-up budgeting kung saan komunidad mismo ang magpapanukala ng proyektong gusto nilang mapondohan. Mas malawak naman ang isinusulong ni Duterte na federalismo o ang desentralisasyon ng kapangyarihan at pondo mula sa national level patungo sa mga lokal na pamahalaan na sisiguro raw na pantay ang nakukuhang budget ng mga rehiyon. Abangan bukas, komento ng mga eksperto kung uubra ba ang plataforma ng mga kandidato kontra kahirapan.